ano ang expanded limited face-to-face classes? Sa pagsang-ayon ni Pangulong Duterte sa rekomendasyon ng progressive expansion of limited face-to-face classes, ipinag-utos na ni Education Secretary Leonor Briones ang pagsisimula ng limited face-to-face classes sa pampubliko at pampribadong paaralan. Ito ang layunin ng expanded limited face-to-face classes. Maihatid ang dekalidad na edukasyon sa ligtas na kapaligiran sa low to minimal risk areas. Tugunan ang puwang ng pag-aaral na napagdaanan sa distance learning modalities. Palakasin ang sistema ng suporta sa kalusugan at kaligtasan ng paaralan komunidad para sa lahat ng mag-aaral. Paano ang komunikasyon? Magpapamahagi ang mga guro ng survey form o consent letter patungkol sa limited face-to-face classes, kung saan ang mga magulang ang magbibigay ng pahintulot kung lalahok ang kanilang mga anak sa limited face-to-face. Nirerespeto po namin ang anumang kapasyahan o desisyon ng mga magulang. Ano ang pamamaraan ng pag-aaral sa expanded limited face-to-face classes? Bilang ng mga mag-aaral sa bawat silid-aralan. Sa kinder, mayroong 12 mag-aaral lamang sa loob ng bawat silid-aralan. Sa grades 1 to 3, 16 na mag-aaral lamang sa bawat silid-aralan. Sa grades 4 to 6 naman, ang bilang ay 20 mag-aaral lamang. Para sa sistema ng kanilang pag-aaral, hahatiin sa 2 grupo ang kanilang pangkat. Sa unang linggo, ang set A ay sasailalim sa limited face-to-face classes, samantalang ang set B naman ay naka-modular distance learning. Para sa ikalawang linggo, ang set B naman ang sasailalim sa limited face-to-face classes, samantalang ang set A naman ay naka-modular distance learning. Ang pagpasok ng mga mag-aaral ay alternate o salitan sa kanilang pangkat sa pamamagitan ng paggabay ng mga guro at tagapayo. Para sa aktwal na pagpasok ng mga mag-aaral patungo sa kanilang silid-aralan, kailangang sumunod sa health protocols, basahin ang mga gabay para sa mga mag-aaral, magulang, tagapag-alaga at guro.